Hi guys! Maayong adlaw kanyang tanan. In today's video, papunta na kami or papauwi na kami sa Netherlands. But before that, pupunta muna kami. Hindi namin papalampasin ito. Kasi gustong-gusto ko talaga makita yung Tower of Pizza. Mga untag pizza, guys. Ah, there! That is pizza. Pizza margarita. Pizza de pizza. Tower of Pizza. So, ito na. Nakikita ko na talaga, guys. Ayan na. Yan yung Leaning Tower of Pizza. So, we really, pumunta kami dito talagang early in the morning. I think this is around 8 o'clock. I think around 8 a.m. And then, wala pa talaga mga, papunta pa lang yung mga tourists. Nag-text sila sa akin, guys. So, may nakita kami mga Madrid, guys. Pero I don't know if mga Pinay ba ito sila. Oh, nag-hi pa sila sa akin, oh. Very friendly, way. Pero I don't know if mga Pinay ba yun or saang lahi ba yun. Basta napaka-ano, friendly naman nila. Uy, nag-hype pa talaga sila nun sa ating pa-video for today. So, ito na yung Cathedral de Pisa. So, dyan tayo lalakad para makapunta sa Tower of Pisa. But before that, let's check what's inside this church sa itong cathedral malapit sa Pisa. So, I'll show you what's inside, guys. So, yun yung loob ng Cathedral of Pisa, guys. Yung church next to the Leaning Tower of Pisa. So, parang may mass ata doon sa loob pero hindi na kami pumunta. Kasi ito lang talaga yung pinunta namin dito sa lugar na ito. So, ito yung Tower of Pisa, guys. Napakataas niya sa personal. Mataas din siya. Pero mas mataas pa yung yun, guys. So, yung Eiffel Tower. So, ito din yung tourist spot. One of the tourist spots here in Italy. And of course, yung tradisyon natin, guys. Ito na. So, ito guys, hindi talaga ako makakapigil sa pag-video nitong Leaning Tower of Pisa kasi once in a lifetime lang ito, guys. At pagka in a few years pa ako makakabalik dito, so lubos-lubosin na natin yung pag-video, no, para din mapasyal ko kayo dito sa Italy. So, ito yung Leaning Tower of Pisa, guys. So, ngayon, we're back in the car, road trip again. So, we are now in Switzerland. We're back in Switzerland. Kasi ito yung road papunta sa Netherlands. Actually guys, ito lang yung route din. The same noong papunta tayo sa Italy. And now that we're going back to the Netherlands, ito din yung, of course, the same route. Pero for me, it's kind of like other view. It's because it's daytime, unlike noong papunta tayo sa Italy, no? Kasi parang early in the morning, so a little bit dark, and then it was also rainy, and now it's really like, it feels like summer talaga, guys. Oh, kasi napaka-maliwanag, the sun is on, oh, diba? On and off lang, no? Parang switch lang. So anyway, so ito yung guys, so ito yung Switzerland, guys, in daytime. So napaka din ng mga buildings nila, no? Oh, may mga din, oh, mga pagdalisim, no? Makikita, pero it's not that common, guys. Napakalinis talaga ng Switzerland. At you know, the environment also,
is very nice talaga, guys. Napakaganda talaga, guys. Kasi marami silang mountains. Ito yung mga nakikita nyo, oh, yung Alps. Yan talaga yung na-highlights talaga sa lugar nila. And then, marami din silang ano dito, oh, roundabout. Yung kung taga Cebu kayo, guys, yung roundabout is parang nasa Fentip ba? Yung malaking roundabout there. Ito, common talaga dito sa Europe, guys, to listen the traffic and especially sa mga maliliit na lugar. So, ito, guys, oh, I cannot get enough of the view talaga, guys. So, I'm sharing it with you para ma-enjoy din ninyo. Sa mga hindi nakakaalam, no, or hindi, or like new, how do you call this one? If ngayon lang kayo nakapanood ng video na to, ng vlog namin, is nag-vacation kami sa Italy around 1 week, I think, 1 week and few days. So, yeah, nagpasyal-pasyal kami doon sa Florence, maraming cities, and then nag-celebrate din kami ng birthdays. Dalawang birthdays, actually, guys, yung papa niya, papa ni Frank, yung husband ko, and then yung sister niya. So, one day lang yung gap nila talaga. So, parang September 8 and then September 9. So, it's like after each other talaga yung ano nila, no? Yung birthday. So, it's very timing talaga, guys. At it's like, also, it makes it more special ba? Like, celebrating birthdays after each other. So, yan, guys. Sa aming bakasyon, guys, kasama namin yung buong pamilya ng aking Dutch husband na si Frank. Like, inner family lang yung mom and dad, and then dalawang kapatid niya, and then yung kapatid niyang babae may dalawang anak, and then yung husband niya. And then, oo, napakaano talaga, like, iba yung bonding pagbakasyon din ba? Pero, casual days, like weekends, if you have free time, may game night din kami sa, yun yung bonding namin, if, like, casual days lang na, gusto lang namin magbonding, like, in the weekends, may game night kami, ganyan, and then, going out or like dinner out or like dinner in their house. Mostly nag-invite yung ano niya, parents niya, kasi sila lang dalawa ang they live together in one house, and then parang gusto doon nila ng company aside sa kanilang friends. Yung family talaga, no, is very important. And actually, guys, this year, uuwi din kami ng Pinas. Speaking of family, kasi, of course, nami-miss ko din yung family ko, no? It's like, it's really my goal but to see them at least once a year. So, yeah, this year, pero hindi ko pa i-announce kung when, kasi gusto ko din silang masurpresa kung kailan. At mayroon ding situation sa amin na hindi pa talaga official na kung kailan talaga, kung end of the year or like in few months. So I will just update you guys kung kailan kami papunta sa Pinas, but for sure this year pupunta kami, kasi last time namin pumunta sa Pinas ay last year. It was our wedding day sa Philippines. At sa mga hindi nakakaalam, we had already our weddings. Okay, first in the Netherlands, and then in the Netherlands it was January, and then July in the Philippines. So we had two weddings already, guys, in our own countries. And then when we had our wedding in the Netherlands, it was pandemic, so we couldn't really invite
all of our friends in NL. Just we just celebrated it really intimately with the family. So then after that, after a year pa kami talagang nag wedding party kasama sa family and friends namin. So yeah, so mga sa curious dyan kung how we celebrated wedding party in the Netherlands, may video ako guys, i-add po. So yan yung video guys noong naganap yung wedding party namin dito sa Netherlands. And then kinantahan ko talaga si ano guys, si Frank while I was walking towards him. It was already been my dream but to sing a song to my husband on our wedding day. Emotional a little bit. So that time. So anyway, so yeah, napaka ano yung itong trip namin. It's really long travel talaga guys. Kasi after, so our vacation was in Italy and then passing by Switzerland and then tapos Germany and then finally in the Netherlands. So it's around, if you are curious guys kung how many hours yung ano yung trip, kung gusto nyo mag road trip going to Italy, it's around 13 hours but with stopovers like stretching and then eating somewhere. So mga ano talaga plus few more hours kasi may mga break time pa in between. So expect na lang maybe 15 to 18, something like that. Depende talaga yan sa inyo guys. And then depende din kung saang lugar kayo sa ano sa Italy. Pero kapag pupunta kayo sa Italy guys and then gusto nyo talagang makita, ma-witness ang beauty ng Switzerland, o road trip kayo and then just drive through, o parang magda-drive through lang sa McDonald's o sa Jollibee. Mag-drive through kayo sa ano, drive through talaga, drive pass by Switzerland guys. So ito napakaganda talaga ng views. I cannot get enough talaga. I'm always taking videos. So at para din guys mapasyal ko kayo dito kasama ko, at least malang in a distance, diba? Ma-witness din ninyo yung mga lugar na napupuntahan ko. And then for those who are really dreaming no, na maka-explore sa iba't ibang lugar, manifest lang kayo dyan guys. And then samahan din ng hard work kasi isa lang din ako sa mga nangangarap no na makapunta. So I'm very thankful din na binigay sa akin itong opportunity na ito. Anyway guys, alam nyo naman no, na switching kami tatlo ni ano ni Frank at saka ni Peter yung brother niya kung sino magda-drive. So I'm driving Germany papuntang Netherlands and then silang dalawa yung nagsiswitch mostly sa Italy and then sa Switzerland. I've driver's license na ako. And then, it's very different noong wala pa akong license kasi ano, as in guys, natutulog lang talaga ako sa car until now because it's a very long trip. But before ba, like I really don't mind roads and then magka-karaoke lang ako sa car kapag pumupunta kami somewhere ni Frank. And then yan talaga yung trabaho ko guys, and then nagla-live ganyan. Pero ngayon I'm minding the road because it's like experience is our ano teacher talaga. So until now I'm still familiarizing ways and also for myself also for my own safety dapat practice lang talaga sa mga ano, sa mga rules and then sa ways, lalo na kapag nasa ano no, kapag nag-drive talaga, uy, kasi if
if you are really securing yourself to be safe and then other people are not, then maano ka talaga. So dapat mind also your environment, kung mga safe drivers ba yung mga nasa paligid mo, no? Kasi napaka oblivious din yung ibang nung ibang tao. So ito guys, so yung Switzerland guys, showing you around again, and then after this trip, pupunta na kami sa magdi-dinner kami sa Germany. Pero in between guys, nag-stop over na talaga kami, kumakain kami. So nakakain kami ng lunch and then mag-dinner kami sa Germany. And then after that, ako na yung magde-drive papuntang Netherlands and then kukunin pala namin si Joey guys. The next day. Hi guys, we're gonna get Joey! Joey! Here we come! Hey Joey, we in the house! We in the house! Joey! Daycare, daycare, don't care! Huh? Are you happy Joey? Huh? Happy boy! Is you happy? Oh shoot! Look at that face! Look at that face! Oh. Super blind! Wait, is the last day here, babe? No, just slowly. Huh? Pass. Pass? Okay. I want you to wait here forever. Who's Zaini? Who's Zaini, Joey? Yeah? Hey, relax. Where's Zaini? Yeah. Joey, where's Zaini? Oh. Go. Yeah, Joey, go. I'm good. Where are you going, Joey? What's that? They're in a boat. Took him in a boat. In a boat. We're in the boat. Yeah, that's it. Oh, he has the ball out. Yeah. That's Joey. We have a good hunt to pack. Huh? A few moments later. Oh.